o isang pitik, pak, sa pool si Marites, o ginabaan, o di ba? Pak! Ayun si Inang. Di ba, nagkalat na naman sa UP. Ganon! Di ba, mga kapel? Okay! Masayang araw po sa inyong lahat, mga kapel. Dalawang good news po ang ibabato ko sa inyo ngayon. Una, etong napakamahal na po ng presyo ng sibuyas, abay naglalaro na ho ito sa 280 hanggang 300 pesos kada kilo ng sibuyas. At ang masakit, sinasakyan po ang isyong ito ng mga dilawan, ng mga pinklawan. Pinatitindi po nila ang isyo, pinalalaki po nila ang isyo. O syempre, hindi po yung good news. Pero ito, ayan, may solusyon na. Huwag lamang pong tatamad-tamad. At huwag din po kayo masyadong magbabasa sa mga social media platforms na mga negative masyado ho. Sigurado po, ang may pakana niyan, walang iba kundi yung mga kakampeng. Galit naman sila sa administrasyon eh. Yan lang ang kaya nilang gawin kundi sirain ang sirain ang sirain ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, samantalang marami naman pong ginagawa. Sibuyas lang, pinalalaki ho yung issue. Napakasimple. Ito, solusyon. Huwag lamang pong tatamad-tamad. Kumilos lamang. O ito, basahin ko. O, pinilahan ng mga mamimili, ha? Ang tig 170 kada kilo ng sibuyas. Okay? At 6.30 kada piraso ng itlog sa bagong bukas. Nakadiwa ng Pasko sa Hagone Sports Complex, Taguig, ngayong Martes, Nobyembre 29. O, yun naman pala. Meron naman pala sa kadiwa ng Pasko. Ha? Yung mga malapit sa nasabing lugar, o dito nga sa Hagonoy, no? Sport Complex sa Taguig, sugurin nyo na po. Kaysa panay ang post ninyo sa social media na, hey, mahal na po ng sibuyas. Ano ba nangyari sa bansa natin? Akala ko ba pag si Bongbong Marcos magmumura ang bilihin? Hindi nga po yan agad-agad. Pambihira naman kayo. O dayuhin nyo na, hindi naman po ibig sabihin ang kadiwa ng Pasko ay nasa Taguig kung para sa mga taga-Taguig lamang. Hindi po. O, kung malapit po kayo, makakabili rin po kayo. Sugurin nyo na. Huwag na lamang po kayo masyadong dakdak ng dakdak. lalo lang kayo nakakasira sa gobyerno. No, ito pa, tuloy ko lang. Ayon sa ilang mamimili, mas mura ng higit. Higit mga kapila, 100 kada presyo ng sibuyas sa kadiwa. Habang piso naman ang tipid sa kada piraso ng itlog. Ayos. Mga kapiel, di ba? Ayan o, solusyon. Imbis na ngumawa kayo ng ngumawa, kumilos na lamang po kayo. O, kung malapit kayo sa mga lugar na yan, puntahan nyo na. Siguro naman kahit ako, halimbawa nakatira ako sa Valenzuela, tapos yung kadiwa ng Pasko nasa Taguig, pupuntahan ko talaga yan eh. Kasi hudang mamasahe ko ng medyo may kamahalan, o di ba? Siguro naman makakatipid pa rin naman tayo dun eh. Kasi naman sa bumili ka dyan sa mga wet market na talagang napakamamahal naman. Ano po napansin ninyo sa nabasa ko kanina? Kung may napansin ho kayo? Ako? May napansin din pero wag po natin pangunahan ng ating pamahalaan. Ano ho? Ito pa, pangalawa. Parehas lang rin pero syempre good news, sabihin ko na rin sa inyo. At mamaya, pagkatapos nito, may isang good news pa rin. Ano ho? Murang bigas. Pinilahan sa pagbubukas ng kadiwa ng Pasko sa Nabotas ngayong araw. Ayos! San lugar? Sa Nabotas. Maagang dinagsa ng mga residente ng Nabotas ang pagbubukas ng kadiwa ng Pasko sa Nabotas Central Park ngayong araw. Ito po. Isa sa mga pinilahan, ang bentahan ng murang bigas na 25 kada kilo mula sa National Food Authority.
Bigas lamang po yung sinabi nila. Eh, alam naman po natin ang kadiwa, hindi po yan lumalarga, pumupunta sa isang lugar na bigas lamang po ang dala. Siyempre, may mga gulay, may mga sangkap, tulad ng sibuyas, bawang. Kasi nga, ito ang pinilahan, kaya ito lamang po yung sinabi sa balita. O di good news, o sa mga nasa Camanaba, o Caloocan, Malabo, Nabotas, Valenzuela, o nasa Nabotas po sila, abay sugurin nyo na po. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi porke nasa Nabotas yung kadiwa, yung mga taga Nabotas lamang ang bibili. Kung malapit kayo, pwede rin po kayong bumili. Ayos, magsipag lang, bumiyahe lang ng ilang oras, no? Makakabili ho tayo ng murang bilihin. Okay? At nang sa ganun mabawas-bawasan yung reklamo na napakarami ho sa social media platform, kahit saan ka lumingon, sibuyas ang inaangal ng tao. Okay na po, ha? O, ito pa. Pangatlong good news. O, actually, dalawa lang talaga sila kasi puro kadiwa yung nauna. Ito, pangalawa, iba naman na. O, baka sa paraan na ito, abay, mas lalo pang magmumura ang mga bilihin sa kadiwa. At baka kasama na rin sa mga wet market. Ano ho? O, magandang balita, o di ba? Sa mga motorista, o yan, magkakaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Bukas, ayan ha, sa huling Martes sa buwan ng Nobyembre, batay sa anunsyo ng oil firm. O ito po yung sa diesel, mga ka-PL. 3.25 kada litro ang ibababa. Abay, malaki ho yan. O sa gasolina, hindi naman masyadong kalakihan, pero at least bumaba. O ito ho, 0.85 kada litro. O good news pa rin yan. At least bumaba. Sa kerosene, 2.65 kada litro. Ayos? Puro good news ho tayo ngayon, mga kapel, ha? Ah, good vibes tayo lagi, ano? Positive tayo lagi dito sa channel na ito. Huwag po tayong masyadong manunood sa mga channel na puro negative po ang sinasabi. At maaaning lamang po tayo sa kanila, mga ka-PL. Di ho ba? Lalo-lalo na yung mga channel ng mga kakamping. Nako! Puro negative po mga sinasabi ng mga yan. Eh, alam nyo naman, galit yung mga yan sa Pangulo. Siyempre, ang gagawin ho nila, puro batikos. Eh, tayo naman dito, siyempre, natural lang na ipagmamalaki ho natin yung mga magandang mga nagawa na ng ating Pangulo na ngayon, eh, hinay-hinay na dumadami tulad itong kadiwa ng Pasko. O, ngayon, ito na po ang tanong ng karamihan kasi marami po ako nababasa ng mga comment dyan, no, tungkol po sa kadiwa ng Pasko kapag ka ako ay nagko-content. Ang tanong po ng karamihan, kailan kaya dadating sa lugar namin yung kadiwa ng Pasko na yan na makabili naman kami ng murang bilihin? O, ito po ang gagawin natin, mga ka-PL, syempre. Imbis na umangal po tayo, malay ho natin sa pamamagitan ng bidyong ito makarating sa Pangulo, no? Mananawagan ho tayo, no? Mahal na Pangulo! Abay, hindi naman po kami nagre-reklamo, ano? Nananawagan lamang po kami at kumbaga sa Bisaya, hangyo ba hangyo? O ano sa Tagalog yan, eh, ano? Nakikiusap, ayan, na sana po, medyo bilis-bilisan naman po yung pagpaparami ng kadiwa ng Pasko Store, mahal na Pangulo, para marami na pong mga kababayan natin ang makatikim po ng murang bilihin, murang presyo ng mga bigas, at kung ano-ano pa. No, hindi naman po kami nagmamadali, mahal na Pangulo. Ang amin lamang po, sana man lamang, bago magtapos itong Desyembre, makatikim po kami ng murang bigas. At syempre, bilang isang tao, nakikita namin sa social media, no, abay, napakarami na pong tao nakakabili na po sa kadiwa ng Pasko. Bilang tao nga, syempre, maiinggit kami, paano naman kami dito na walang kadiwa ng Pasko, no, hindi kami makakabili ng murang bilihin. Magtsatsaga pa rin kami sa wet market na napakamahal ng bilihin.
Yun po, Mr. President, nakikiusap lang po. Hindi naman po kami nagmamadali at nagre-reklamo. Yung amin lamang po, sana dumating na po sa lugar namin, Mr. President, maawa ka na. Okay po, mga kapel, no? Yan lang po ang siyempre ang tanging kahilingan natin sa Pangulo. Hindi po tayo pwedeng magreklamo kasi tao lang po ang Pangulo. Hindi po siya Diyos, no? Na isang pak, pitik. Andyan na lahat. O isang pitik, pak, sa Paul si Marites o ginabaan. O, di ba? Pak! Ayun si Inang. di ba? Nagkalat na naman sa UP. Ganon! Di ba, mga kapel? Okay. So, hanggang dito lamang po. Kaya pero magtitiwala pa rin po tayo sa ating Pangulo na sana, sa lalong madaling panahon, makarating na po sa lugar natin ang kadiwa ng Pasko. Okay? So, hanggang dito lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayong lagi. Be blessed.